guys, kung regular viewer ka ng channel ko, alam mo na ang motor na to ay going 9 years old. Kung regular viewer ka rin ng channel ko, alam mo na ang motor na to ay wala ng baterya. At higit sa lahat guys, kung regular viewer ka ng channel ko, alam mo na itong motor na to ay okay na okay. Sold na siya, maayos pa yung makina, hindi mo maaalis sa kanya sa physical looks niya na luma na talaga siya. Kahit ano guys, ito yan, medyo malabo na siya. Yung headlight niya guys, malabo na din kasi hindi may iwasan yan. Kasi sa sobrang katagalan niya na, siyempre init, araw, ulan, hindi mo may iwasan guys na magkaganito. Pero ang mahalaga, naalagaan natin yung makina niya. At ngayon guys, kahit anong oras ko patakbuhin to, kahit long drive, okay na okay siya. Na to guys, ang change oil niya is every 1,000 kilometers. Hindi tayo mapalya doon. Pero ngayon guys, nung lumipat ako sa Cavite, dito sa Lancaster, New City, almost 1 year ko siyang hindi nagamit ng araw-araw. Kasi nga, iba na yung work natin, iba na rin yung titirahan natin, medyo malayo na. So hindi na ideal motor. So nangyayari guys, weekly ko lang siya pinapaandar ang ma-maintain yung makina niya. And ang disadvantage nun guys, kung weekly ko siya napapaandar, yung battery niya na-discharge na. So ngayon, bibili natin siya ng bagong battery kasama ng change oil at saka tune-up. Kung riders din guys, ito lang masasabi ko, wala sa brand ng motor ang ikakatagal ng buhay nito. Kasi napatunayan ko na yan. SimBonus X100, ito yung unang-unang labas ng SimBonus X. Tignan naman guys, wala pang ganyan. Yung mga bagong SimBonus X ngayon, iba-iba na yung kulay. So ito pa yung mga unang labas niya. Yung isa lang ang kulay ito, kulay gray. Wala pa akong pinaltang pyesa dito guys, kundi yung stator lang. Yung stator guys, kasi kaya nangyari, kaya pinalta ko ito ng stator siya. Noon, nilusong ko siya sa baha. So guys, nung nilusong ko siya sa baha, wala na kasi on choice noon. Bale, kung alam niyo yung De La Rosa, kung alam niyo yung may Don Bosco harap na Makati Square, doon ako na-trap. Andar siya, naging jet ski yung SimBonus X natin. Kaya lang guys, kinabukasan, medyo nahihirapan siya mag-start. And nung mga sumunod na araw, nahihirapan talaga siya, tapos namamatay. So yun, sinabi sa akin na stator daw guys ang may problema. So pinaltan ko yung stator niya. Ang pinalit na stator dito guys is pang Honda XRM. And I think pinaltan ko yung stator mga 4 years ago. Hanggang ngayon guys, hindi pa siya nasisira. So yun lang, ang pinaltan kong mga pyesa dito mula nung binili ko to is yung battery, gulong, chain, tsaka yung stator. Yun lang. Sa mga ilaw guys, wala pa akong pinapalitan. Side mirror of course, pinaltan ko para medyo maliit. Pero aside from that, wala na. Ay, meron pa pala. Yung shocks pala niya, pinaltan ko rin. Ayan, hindi na siya original. Pero original nito na shocks, okay na okay pa guys. Maayos pa, intact pa siya. Gusto ko lang talaga medyo lowered siya guys. Hello guys, welcome back to my channel. Ngayong araw to guys, samahan niyo ako para ipa-change oil, paltan ng baterya at i-tune up itong motor na to. Doon tayo guys, pupunta kay Arnel. Kuya Arnel, bahala ka sa motor ko. Tara guys.
guys. Let's get it on. Boss Arnel. Katabi lang to nung Totsky Car Wash. Bali, nasa harap pa siya ng Totsky Car Wash. Ito na yung shop niya, guys. Yan. Para makita nyo. Yan. Medyo pa dito na. So, yan. Hinihintay lang. Kasi nagpagas lang daw si Kuya Arnel. Hinihintay lang natin siya. So, ito yung place, guys. Sa Pasong Kamachiri lang siya. Malapit. Oh. Ito yung shop niya. Yan. Boss, ayun ka naman. Shout out, shout out. Shout out na po mula sa nanay ko na nasa bahay. Hello nga. Ang plano na ako, guys, magpapalit ng kadena at saka sprocket. Pero I don't know lang, guys, kung meron silang pang SIM bonus X dito sa shop nila. Guys, yung sprocket niya. Yan. Medyo makalawang na siya eh. Tsaka yung kadena niya. Yung kadena niya, guys, ano yan eh, pang tricycle. So, nung araw-araw ko siyang ginagamit, guys, pinalagay ko talaga siya kasi heavy duty siya. Kaya kahit araw-araw mong gamitin, hindi na puputol yung kadena niya. Andito na si Kuya Arnel. Yan. So, mas pahala ka na siya. Ano lang yan, change oil tune-up. Battery. Kuya, kuha naman sa battery, ako yung pinipinsel ko, saka tinod ako. Nag-iisip ako, sabi ni Kuya Arnel, pangit to yung chain, saka sprocket na stainless. Actually, yun din yung gusto kong ipakabit dati. Stainless, sinabi rin sa akin na medyo malambot yun, madaling makuso. So, inisip ko, guys, kung papapaltan ko pa siya, kasi medyo pangit pa talaga eh. Sinapaltan ko na rin ng chain at saka ng sprocket para super safe ride. Ito siya, guys. Yan. Japan, guys. Gagawin na siya, guys. Eugene Mendoza, sir. Pangalan ko lang, Eugene Mendoza. Para tagal na rin yan. Kailangan natin sukatan para makuha yung bulk clearance niya. Kasi nakuha kasi sa tamang bulk clearance, pangit ang andar, mas mabigat. Bagong-bago. Pinaltan mo yata yan, boss, eh.
Bago-bago eh. Dahil lang yan sa degreaser. Degreaser. Kasi kung din natin gagamitan na pang iba na yung kulay ng carburetor niya mula nung tinanggal ni Kuya Arnel. At nung ibabalik na ngayon, as binibiro ko nga siya, sabi ko kay Kuya Arnel, pinapalinis ko lang, hindi ko pinapapalitan kasi mukha talaga siyang bago. Dito kasi guys, hindi sila gumagamit ng basta gasolina sa panglinis ng carburetor. Gumagamit sila ng degreaser. Ngayon guys, yung gasolina lang ang gagamitin natin, medyo kulang pa. Kung may degreaser, mas okay siya. Kaya nga ako, hindi ko na makita eh. Alabo na eh. Sir, pag pinaklas ko yan, hindi ko na nangyayosan. Hindi na. Guys, grabe yung nakuha ng dumi, oh. Tignan nyo. Ayan. Nakuha yung dumi na yun, guys. Tinanggal yung takip nung sprocket. Ayan. Kasi syempre, guys, hindi yun nakukuha ng car, hindi yun naaabot ng car wash. Kaya nangyayari, naiipon yung dumi doon. Kaya kumakapal siya ng kumakapal. So, makita na rin, guys, na pinaayos natin siya ngayon, pinapatan ng sprocket. At least guys, nakita natin na madumi na rin at kailangan na rin linisin at palitan. Punta na siya ng chain, tsaka ng sprocket para mas condition siya. Tapos may pinenta nun sa akin, ito, 3,000, inassemble ko, pinapractice ang country knife, abot naman ang salpok ko sa likuran ng jeep. Sayang. Pag-price ka, babiyayin na ako sa akin. Kasi ako na sidecar. Paano ba yan? Bagong taon, bagong kadena, bagong change oil, bagong tune-up. So, ready na tayo mag-ride. Battery ba? Oo, tagal nang walang battery yan. Hindi pa nga lang. Ito kasi... So, pag nayari ka pala sa battery yan, oo. Pag-spectrum, binat ka yung query na eh. Nanda ka? Hindi, yung N-box. Ayun, N-box. Wala sa kickstart. Paano yan? Ganyan tayo. Yo! Bagong baterya! Pagka na bang boss nilang oras pag-alit dito? Guys, patapos na oh! Kaya yung mga Tagalan caster dyan, oh, malapit dito sa Pasong Kamatchili, nalawin nyo itong shot ni Kuya Arnel. Sobrang sulit guys. Tapos may bonus pa. Pag gumawa siya guys, hindi siya yung basta gumagawa lang. Talagang pulido. Kaya magsabi mo talaga na maayos ang gawa dito. Kaya
malapit kayo guys, dalawin nyo ito. Sulit na sulit na service dito. Eh, patapos na guys, hindi kami yung mga playing. So, pwede tayo, may mga nag-iintay pa tayo yung mga customer dito. Yan. Yan, boss. Okay ako dito. So, yun na. Buti na, nakulong tayo kasi may dalawa pang kasunod. May tugabi na rin. So, ganyan kayo in-demand si Kuya Arnel, guys. Isa lang yan indication na maayos ang magtrabaho. So guys, tapos na. Nagkukumpito na lang kami ni Kuya Arnel. Yan. Tapos ang lepa ko ni Boss, 300. Magkano lahat, Boss? 2,050 po. So yan. Kanina-dia na tayo mag-drive. Boss Arnel, salamat! So, ano, next time. Yan, si Boss Arnel. Next time ulit. Yan. So, dito tayo palagi magpapagawa, guys. Kasi sulit na sulit. Yan, boss. Ito yung mga ito pa niyang customer. Yan. Mga regular customer yan, boss. Yan. Sir, hanggang Makati siya. Lagi siya nagmumotor, araw-araw. Ito motor niyo, laki. Yan. So, yan. Ano, boss? Ingat sa pag-drive. Easy. Hey, Anel, salamat. So, guys, uwi na tayo, boss. Salamat. Thank you. Guys, naka-uwi na nga tayo. Job well done. Gawa natin lahat ng dapat natin gawin. So ngayon, itong motor, condition na. Summarize lang natin guys, lahat ng ginawa ko. Change oil, tune up, palit ng sprocket, palit ng kadena, at saka baterya. So yun guys, lahat-lahat yan na nagastos natin, 2,050. So ilang yung gastos lang kasi, unang-una, yung motor natin dapat laging condition kasi ang nakasalalay dyan, safety na. As for the service naman ni Kuya Arnel, wala talaga akong masabi. Napaka-discarte niya, napaka-bait niya. Sinasabi niya yung mga dapat gawin, sinasabi niya yung mga dapat palitan, dapat linisin. Kanya pala ng tools, alam mong kabisado niya na yung ginagawa niya. So yun nga guys, kung gusto mo itong episode na ito, give us a thumbs up, don't forget to hit the subscribe button, and share this video. So paano guys, hanggang sa muli, happy new year sa inyong lahat, and bye for now! Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.